bagong departure guidelines ng immigration na ipapatupad sana ngayong September 3 ay sinuspinde ng DOJ. Dahil ito sa napakaraming bumabatikos, di lamang yung mga manlalakbay na Pilipino at OFW, kundi pati ang mga senador. Sinuspinde ng Department of Justice ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. Kasunod yan ng mga agam-agam ng ilang senador na baka mas lalo lang nitong pahirapan ang mga Pinoy na mag-abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalam. Hindi muna tuloy ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking simula September 3. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos na suspindihin muna ito. Gusto niya kasing mabigyan dinaw muna ang lahat ng isyong ibinabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangan ipresenta ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. We heed the call of the people to review. So we're doing that in the spirit of transparency. Handa rin daw ang DOJ sakaling ipatawag sila sa nilulutong pagdinig sa Senado. Target imbitahin dito ang mga pasaherong na offload o hindi nakasakay ng eroplano matapos hindi makalusot sa immigration officer. Karamihan sa kanila na offload dahil sa profiling. It's economic profiling. Dahil kung makita, hindi magaling mag-English, hindi maganda ang kasuotan, automatic. 90% chance magkakaroon po ng second screening. Pangamba pa ni Senate President Mig Zubiri, baka maging sanhilang ito ng korupsyon. Kung hihingin mo ng mga bank certificates, may mga title pa, may hinihingi pa sila mga title, proof of education, proof of occupation, kung saan ka nagtatrabaho, that can be prone to anti-privacy laws. Tanong pa ni Zubiri, bakit parang habang malaya nakakapaglabas-masok ng bansa ang mga POGO workers na anyay madalas nasasangkot sa mga krimen, pinaghihigpita naman ang mga Pinoy. Dagdag pa ni Zubiri, dapat mabayaran din ng danyos ang mga na-offload na mamapatunayang lehitimo naman ang kanilang pakay sa ibang bansa. Kasi siyempre sila babayad nun pag nag-offload sila. Meron din silang kailangan ibigay na ayuda. Kasi isipin mo, pamilya kayo, lima kayo, husband and wife, tatlong anak, pupunta kayong Hong Kong, i-offload mo sila. Magkano nang ginastos ng pamilya doon? It's not fair. It is not fair. And then, ganun na lang, ipa-offload mo sila, natalo sila ng 100,000 pesos, sorry na lang, sasabihin mo sa kanila, sorry na lang. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi solusyon ang revised travel guidelines sa human trafficking. Sa datos kasi ng IACAT noong 2022, sa mahigit 32,000 Pinoy na na-offload, mahigit 400 lamang ang lumabas na biktima ng human trafficking. Ano po bang epekto nito sa pagsugpo talaga sa sinasabi nilang dapat kasing sugpuin ang human trafficking? Ibig sabihin po ba zero na ang magiging biktima ng human trafficking? Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. Pagtapak naman sa karapatang maglayag ng isang Pilipino ang bagong travel guidelines para kay Attorney Mel Santa Maria. Basta't sinabing karapatan, ang sasabihin mo lang sa gobyerno, magbibigay ka lang ng notice, aalis ako. Present mo ang visa, present mo ang passport, present mo ang boarding pass, alis ka na. Ang nangyayari dito, humihingi ka ng permiso sa ating gobyerno para maglayag. Sapat na rin daw dapat ang visa bilang patunay na ang isang Pinoy ay may kapasidad na maglayag, lalo't mismo ang embahada na ng pupuntahang bansa ang nag-aproba nito. Kung talaga raw pagsugpo sa human trafficking ang layunin, payo pa ni Attorney Mel. Gamitin niyo ang intelligence fund ninyo. Hindi mo pwedeng remedyuhan o ayusin ang trafficking sa pamamagitan ng paglilimita o pagsusupil sa iba pang karapatan ng ordinaryong mamamayan. E gawin yung trabaho niyo. Napakaganda naman ang hangarin at layunin ng bagong departure guidelines ng Bureau of Immigration, pero nga dahil napakarami naman itong nilalabag na karapatang pantao at yung kalayaang mag-travel ng mga Pilipino, lalo na yung mga hinahanap ng ibang immigration officer na labag na sa data privacy ng isang tao, at yung mga dokumento na hindi naman kinakailangan katulad na lang ng mga birth certificate ng mga ninuno at ninuno mo. Kahit naman approved na yung visa sa bansa na pupuntahan mo. At kagaya nga ng sinabi sa video at sinusulong din ni Senator Chis Escudero na dapat maibalik lahat ng ginastos ng mga manlalakbay na Pilipino na na-offload sa immigration. Lalo kapag napatunayan na honest ka naman at lahat ng dokumento ay na-provide mo at legit naman yung travel mo. Kaya sa mga documented OFW na patuloy na nag-aalala sa bagong departure guidelines na ito ng Bureau of Immigration, ay wala kayong dapat ipangamba guys kahit ipatupad pa ito.
At tungkol naman sa Certificate of Employment, kakailanganin nyo lang naman ito kapag uuwi kayo sa Pilipinas na near expiration ang inyong visa at kontrata. For example, umuwi kayo for emergency purposes. At tungkol naman sa OFW Pass guys, para malaman ko ang latest update ngayong buwan ng September, ay tinanong ko mismo ang taga DNW at ang Bureau of Immigration. Pero guys, pareho sila ng sinasabi or ng sagot na hindi pa maayos ang DMW mobile app at ang OFW Pass. Kaya OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. Maghihintay pa tayo ng bagong advisory mula sa DMW or sa Department of Migrant Workers. So sa ngayon guys, ay OEC pa rin talaga ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. At sa tingin ko rin ay talagang matatagalan pa bago may patupad ang OFW Pass dahil hindi pa talaga maayos ang DMW mobile app. So para malaman nyo ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay idudugtong ko na lang sa video na ito dahil wala namang pagbabago. Sa mga requirements naman guys pauwi sa Pilipinas, eto lang ang mga kailangan nyong dalhin. At dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas, hindi nyo na kailangan pa magdala ng PCR test o kaya naman ng antigen test at pati ng vaccine certificate. So, eto ang mga requirements. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card QR code. At may mga additional requirements guys, especially kung manggagaling kayo sa Taiwan or sa Saudi, na kailangan ng exit at re-entry visa. At kung isa naman kayong OFW na galing sa visit visa, na naging employment visa sa ibang bansa, o kaya naman yung mga dating OFW na may mga any employment changes, for example, nag-change employer, kailangan nyo magdala ng Polo Verified Contract galing sa Polo Office sa ibang bansa para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. Ito naman ang mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang e-travel departure card QR code. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong working visa. Pag nandito kayo guys sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang visa natin at yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong passport. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap ang OWA membership sa immigration, pero mahalaga na dapat lagi tayong active member ng OWA. At magre-renew kayo nito kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!